Narito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Hataw Balita ngayon. Inamon ni House Majority Leader Zamboanga 2nd District Representative Manuel Jose Dalipe ang mga senador na ihayag sa publiko ang kanilang tunay na posisyon sa charter change. Ayon kay Congressman Dalipe, dapat isa-isa nang nilantad ng mga ito kung sila ay pabor o putol sa tsa-tsa. Anya, hindi na dapat magtagupa ang mga senador sa kanilang tunay na saloobin sa issue. This is my challenge now to all senators. Why don't you, 24, come out in the open? Sino ba yung pabor to amend the Constitution, to update the 37-year-old Constitution? Sino yung mga kontra para by 2025? This is my challenge to the senators. Come out in the open. Huwag po tayong magtago. Hataw Balita ngayon. Nais ni Senador Aimee Marcos na malaman kung sino ang nagbayad para sa charter change ad na EDSA Puera. Ito ay matapos kumpirmahin umano ni People's Initiative for Reform, Modernization and Action o PIRMA lead convenor Noel Oñate na 55 milyong piso ang ginastos sa patalastas na ito. Ayon kay Senator Marcos, sinasabi ni Oñate na galing umano sa kanyang sariling bulsa ang kalahati ng naturang halaga habang ang kabuuan ay mula naman sa mga donasyon. Hindi ko kilala si Mr. Oñate. Palagay ko, nakita ko na rin yan kung saan-saan. Subalit, hindi ko rin alam kung saan nang gagaling ang pera niya, kung ano negosyo niya, at bakit siya may kakayahan mamigay lamang ng basta ng napakalaking halaga. Hataw Balita ngayon! Nagkasagutan sina Senator Raffy Tulfo at Presidential Peace Advisor Senator Carlito Galvez sa Senate hearing kahapon, kaugnay sa usapin ng decommissioning ng MILF combatants. Hindi nagkasundo o hindi nagustuhan ni Senator Galvez ang tila pagpapahiwatig ng senador na may korupsyon sa programang ito ng gobyerno. Nag-ugat ang palitan ng mainit na salita ng dalawa nang ma-question ang hindi tugmang bilang ng mga nagbalik-loob na MILF sa dami ng armas na nabawi ng pamahalaan. I could say that there is no corruption in this decommissioning. We are just following the agreement. Sir, do not tell us that we are corrupt. I'm not saying you are corrupt. What I'm saying here is meron pong mga tao diyan sa loob ng inyong organization. Take offense, Senator, that you are already telling us that there is a corruption. I believe that is not a correct accusation to us. Well, sir, I'm sorry. I'll stand by what I said. Meron pong corruption dito. Masaktan ka, I don't care. Sir, I beg to disagree na pinakitaan po, sir, yung decommissioning because I myself are really implementing this. I would like to show me proof. Kasi pag nakita ka sa akin ng proof, then babawiin ko. I will show proof, sir. Sa susunod na hearing. I will show that we are not corrupt. Ba't ka nagagalit, Secretary? Because you are accusing us that our organization is corrupt. Yes, because napakalaki discrepancy. Hataw Balita ngayon! Itinanggi ng Armed Forces of the Philippines ang usapin hinggil sa umano'y pagbuwag sa Task Force Davao kasunod ng umano'y planong pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay AFP Public Affairs Chief Colonel Cerces Trinidad, ikinagulat nila ang lumabas na issue tungkol dito. Nilinaw rin ito na ang pagpunta ni Chief of Staff General Romeo Browner Jr. sa Mindanao noong weekend ay para tignan ang sitwasyon sa Davao at tignan ang kapakanan ng mga sundalo. The Chief of Staff went to Davao last weekend, but his sole purpose was for three things. No, look into the HADR, how the AFP will assist sa sakuna po na nangyayari sa Davao. Pangalawa po is yung operations po that is being conducted in Davao. And third is to look upon the welfare of the troops, their unwavering, you remind them of our unwavering commitment towards being united and professional. Hataw Balita ngayon!
Hindi umano papatulan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang issue sa Mindanao Secession o planong paghiwalay ng Mindanao sa Pilipinas. Ayon kay Interior and Local Government Secretary Benjamin Abalos Jr., wala rin iniutos ang Pangulo na maglabas ng pahayag ang mga ahensya ng pamahalaan o sinumang miyembro ng gabinete ukol sa issue. Tiniyak naman ng Philippine National Police na gagawin nila ang kanilang mandato para sa seguridad ng bansa. When we took our oath as police officers or even in positions, part of it is upholding the rule of law and the constitution. So talagang trabaho namin yan, we see that the territory is protected. Hataw, balita, ngayon! Pinabulaana ng National Security Council ang sinasabi ng China na itinaboy ng kanilang Coast Guard ang isang barko ng Pilipinas na nagpapatrolya sa Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc. Ayon kay Assistant Director General Undersecretary Jonathan Malaya, walang basihan ang claim na ito ng China at pawang imahinasyon lamang. Iniulat naman ng Armed Forces of the Philippines na matagumpay ang isinagawang rotation at resupply mission ng AFP nitong nakaraang linggo sa West Philippine Sea. Meron tayong isang Coast Guard vessel, yung VRP Teresa Magbanwa, na nandun ngayon. No? Ngunit itong sinasabi nila na took away a Philippine Coast Guard vessel, hindi po totoo yan. No? Our Coast Guard vessel is still there, it's still patrolling. At yung mga sinasabi nilang pinaalis yung ating Coast Guard has no basis. Hataw, balita, ngayon! Masayang ibinalita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kahapon, February 6 na natatanggap ng ating mga kababayang OFW na naapektuhan ng pagkalugi ng ilang kumpanya sa Saudi Arabia noong 2015 at 2016 ang kanilang kompensasyon. Isang video message, sinabi ni PBBM na na-release na ang cheque at na-process na ito ng Overseas Filipino Bank at Land Bank para sa mga apektadong OFW. Ang development na ito ay ilang buwan matapos mag-commit ang Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman kay Pangulong Marcos na tutugunan ang mga hindi nabayarang sahod ng mahigit sa 10,000 displaced overseas Filipino worker. Tuloy-tuloy din anya ang pangako ng Crown Prince ng Saudi Arabia sa pamahalaan na kanilang tutugunan ang mga insurance claim. Is ko lang balitaan ang ating mga OFW na nagaling sa Saudi na patuloy na ang pagbayad ng insurance ng Saudi Arabia sa mga empleyado ng mga kumpanyang na bangkarote nag-file ng claim sa insurance. Naka-process na ang Overseas Filipino Bank at Land Bank ng 1,104 Alinma Bank indemnity check, yung Alinma Bank yung ginagamit sa Saudi Arabia. Ang halaga ng mga na-release na cheque is 868,740,544 in pesos na na-release na. 1,104 ang na-clear na at credited, yung 843 doon na bayaran na. Hataw, balita, ngayon! Nagsimula na ng kanyang medical treatment si King Charles III para sa kanyang sakit na cancer. Ayon sa Buckingham Palace, na diagnose ang kanyang sakit ng magpagamot kamakailan para sa kanyang enlarged prostate. Habang sumasailalim sa medical treatment, kanselado muna ang lahat ng kanyang public duties. Hataw, balita, ngayon! Tutugunan ng Canberra ang naging hatol ng China sa Australian writer na si Yang Hengjun. Ayon kay Australian Foreign Minister Penny Wong, ipapatawag nila ang Chinese ambassador upang magpaliwanag ukol dito. Si Yang ang hinatulan ng suspended death sentence ng korte sa Beijing 5 taon matapos arestuhin sa China dahil sa espionage charges noong taong 2019. Hataw, balita, ngayon! 2 barko mano ang pinatamaan ng missiles ng Houthi rebels sa Red Sea
na nagdulot ng minor damage habang naglalayag sa Hodeida. Simula pa noong kalagitnaan ng Nobyembre, ang mga Houthi ay patuloy na nang-aatake sa mga commercial vessels sa Red Sea bilang pakikisa nila sa mga Palestinian laban sa Israel. Sinabi ng British Maritime Security firm na AMRI na wala namang ulat ng mga nasaktan sa tinamaang Barbados flag na General Cargo Ship habang nagpapatuloy naman ito sa paglalakbay at pag-iwas sa lugar. Hataw Balita Ngayon! Yan yung ating headline, mga headline natin, Sunny at Marie. Para doon sa mga nagtatanong, ano bang oras na sa inyo dyan sa lugar nyo, Sunny at Marie? Kasi dito sa atin, alas 5:17 na ng umaga, Sunny. Oo, oh, amigo at Marie, dito sa lugar natin sa Hollywood, ano, sa Los Angeles, ay 1:18 p.m. na dito sa lugar natin at nakikita naman natin, ano, amigo, patuloy pa rin ang pag-ulan dito mula pa ito nung nakaraang Sunday, amigo, at inaasahan natin na ang ulan na ito na tinatawag na atmospheric pressure ay aabot hanggang bukas ng gabi, Miyerkules, oras dito sa Los Angeles, amigo. Sa inyo ba, Maria, anong oras na? Oh, amigo, Sunny, ang ganda nitong bago nating programa. At dito naman, ahead kami ng dalawang oras kay Sunny, amigo. Dito ay alas 3 na ng hapon, 3:18 to be exact. At mag-uuwian na ang ating mga estudyante. Ilang minuto na lang ang nalalabi, ano? At may malaking exams dito ang mga estudyante. At tungkol naman sa weather, maganda. Surprisingly, ang weather dito sa Texas, hindi masyadong malamig, hindi rin masyadong mainit, hindi rin masyadong mahangin, amigo, no? Kaya napakaganda ng ating kapaligiran ngayon at marami mamaya. Makikita mo marami ng mga magdadaanan dito lang sa harapan natin, sa likuran natin, dahil nga sinasamantala itong good weather na ito para sa isang winter season, amigo at Sunny. At gaya nga ng nabanggit mo, Ate Marie, talagang marami tayong mga kaibigan na natuwa dito sa ating panibagong programa na pinagsama itong mga balita natin abroad at yung mga balita natin dito sa Pilipinas, lalo na itong usapin nga ngayon, ano, yung isang malaking issue dito sa atin, itong planong paghiwalay ng Mindanao dito sa ating bansa. Buti na lang, sabi nga nung ating mga kausap, hindi na nga pinapatulan ng ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. itong issue patungkol doon sa mga nagnanasa na itong Mindanao ay humiwalay na. Ano ba ang masasabi dyan o sinasabi dyan ng ating mga kaibigan sa inyong mga lugar patungkol sa isyong ito, Sunny at Timaring? Oo, amigo, Maria, dito sa amin sa Los Angeles, ano, sa lugar natin, ito ang lugar, amigo, na may pinakamaraming Pilipino sa buong Amerika. Yung mga nakakausap natin dito patungkol sa mga issue dyan sa Pilipinas, particular nga itong plano na secession ng Mindanao, amigo at Marie. Sa mga kababayan natin dito, kagaya ng naririnig natin dyan sa Pilipinas, alam mo, amigo, hindi nila masyado pinapansin itong balita na ito dito, particular sa Los Angeles, ano, dahil para sa mga kababayan natin dito ay kabilang ang Mindanao sa Pilipinas at maraming ibang mga bagay na dapat pagtuunan pa ng pansin na problema dyan sa Pilipinas, amigo. Sa Texas, marami-rami rin mga Pilipino dyan sa lugar nila, Marie. O, alam mo, amigo, no, tsaka Sunny, hindi naman nabago itong balita na to, eh. Siguro dahil ako yata ang mas matanda, pinakamatanda sa ating tatlo, na mayroon ng mga ganyang usapin kahit noon pa. Nasa eskwelahan pa tayo mga panahon na yun, ano? So siguro kaya naman hindi masyadong pinapatulan na ng ating mga kababayan dahil nga nakita nila na hindi nga pupwede tayo iisang bansa. At hindi na rin bago yan dito, amigo, dahil ang Texas, kung magkakaroon ng pagkakataon, lagi siyang nagpa-file sa Congress na maging sariling republika, di ba, no, Sunny? Itong Texas. Yan, hindi na masyadong bago. Amigo. Ayan. Oo, at sana nga, agay ng mga sinasabi ng mga kausap natin, sana'y magkaisa na lang at mag-ibigan. Ayan, para wala ng mga ganyang issue. Muling nakabawi sa kanilang trust at approval ratings sina President Ferdinand Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte.
Base ito sa isinigawang tugon ng Masa Survey ng Okta Research noong huling bahagi ng 2023 mula December 10 hanggang 14. Si PBBM ay nakakuha ng 76% trust rating na mataas kaysa 73% noong third quarter ng 2023. Ang approval rating o bilang ng mga nasisihan mula 65% ay tumaas ng 71%. Samantalang si BP Sara ay nakakuha ng 77% trust rating na mataas kaysa sa 75% noong October 2023. Kaya hindi ng approval rating nito ay tumaas ng 5%. Mula sa 70% ay naging 75% nitong huling quarter ng 2023. Lumabas din sa survey na parehong tumaas ang trust at approval ratings ni Senate President Juan Miguel Migsubiri at House Speaker Martin Romualdez. Gayun din si Supreme Court Chief Justice Alexander Esmundo. Hataw Balita ngayon! Nanguna sina Vice President Sara Duterte at Senator Raffy Tulfo sa mga napipisil na maging susunod na pangulo ng bansa. Batay sa resulta ng survey na isinagawa gamit ang Tangere app nitong January 20 hanggang 24, si VP Sara ang most preferred candidate para sa 2028 presidential elections na nakakuha ng 31.5%. ng boto ng 2,000 respondents. Statistically tied sila ni Senator Raffy Tulfo na nakakuha naman ng 30.8%. Malaki ang lamang ni VP Sara sa Visayas at Mindanao. Habang sa nangunguna naman si Senator Tulfo sa North at Central Luzon. Pero paliwanag ng mga nasa likod ng survey dahil sa negatibong epekto ng bangayan ng mga Duterte at Marcos at mas maraming pabor kay Senator Tulfo bilang alternative candidate at pinaka-county ang ayaw sa kanya. Si Senator Tulfo ang tinuturing ngayon na top contender sa 2028 presidency. Samantala, nakasama rin sa survey si dating Vice President Lenny Robredo, nakakuha ng 12%, at si Senator Grace Poe na 10%. 3% naman ng mga na-survey ang nagsabing gusto nilang maging susunod na presidente si Senator Aimee Marcos. Habang nasa 0.3% lamang ang pabor kay House Speaker Martin Romualdez. Samantala, naku, sa aking hometown ito, niyanig ng magnitude 4.9 na lindol ang lalawigan ng Mountain Province kahapon. Ayon sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, maliliit na pinsalang na itala sa mga apektadong lugar o bayan, kabilang na ang Tadyan at Sabangan. Si Grace Doctolero, humahataw! Hataw Balita ngayon! Bandang alas 12:20 ng tanghali nitong Martes, February 6, isang magnitude 4.9 na lindol ang naramdaman sa karamihang bahagi ng lalawigan ng Mountain Province. Ayon sa FIBOCS, ang lokasyon nito ay sa isang lugar sa Tadyan, Mountain Province. Sa ulat ng Tadyan Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council o MDRRMC, may mga maliliit na bitak sa mga dingding at mga haligi sa gusaling pang-administratibo, gusali ng Department of Education, gusali ng Teknolohiya sa Tahanan at Aklatan ng Mountain Province, State Polytechnic College, Tadyan Campus. Samantala, wala namang naitalang bagong bitak at sinking area sa Barangay Tuwe, Tadyan sa kanilang initial assessment. Iniulat naman ng Sabangan MDRRMC ang pinsala na nagdulot ng mga bitak sa pader ng Pingad Senior High School, Kapinitan Elementary School at Tourism Information Office at sa bumagsak na riprap sa Barangay Bunayan. Bukod dito, dalawang residential house sa Libo, Napua ang nagtamon ng mga bitak sa kanilang mga dingding. Sa kabiserang bayan, ang Bontoc MDRRMC ay walang natanggap na malaking ulat ng pinsala mula sa 16 na barangay. Nagsagawa ng duck cover hold procedure at inilikas mula sa kanilang mga opisina ang mga empleyado sa Municipal Capitol.
Sinuspindi naman ang mga klase mula alauna hanggang alas 2:30 ng hapon sa parehong mga campus ng Mountain Province State Polytechnic College sa Tadjan at Bontoc. Walang idiniklara na suspensyon ng klase sa ibang mga paaralan o trabaho sa mga opisina ng gobyerno. Sa ngayon, wala pang ulat ang naturang mga ahensya kung magkanong halaga ng napinsalan ng lindol. Bagamat sinabi ng FEBOX na walang inaasahang aftershocks, pinapayuhan pa rin ang publiko na maging mapagbantay at kalmado kapag naganap ang pagyanig. Grace Doctolero, humahataw sa balita ngayon. Hataw balita ngayon. Naglabas na ng Tourism Advisory ang Albay Provincial Tourism Culture and Arts Office kasunod ng nangyaring pagsabog ng Bulkang Mayon itong araw ng Linggo, February 4. Batay sa Tourism Advisory number 2024-01 na inilabas ng lokal na pamahalaan, mahigpit na ipinagbabawal ang anumang tourism activities sa mga lugar na sakop ng 6-kilometer permanent danger zone o PDZ. Bilang pangangalaga na rin ito sa mga turista at bakasyonista na pumapasyal sa mga tourist destination sa lalawigan ng Albay, partikular na sa Bulkang Mayon. May mga pasyalan pa rin na pwedeng puntahan ng mga local at foreign tourists na malayo sa 6-kilometer PDZ gaya ng Kagsawa Ruins at marami pang iba. Nanawagan ang bansang Ukraine sa Canada na ibigay na lamang sa kanila ang libu-libong decommissioned rockets nito sa halip na i-demolish. Sa gitna ito ng nagpapatuloy na bakbakan sa pagitan ng Russia at Ukraine. Mula sa Toronto, Canada, may humahataw na balita si Oralyn Quijano. Live! Hataw balita ngayon! O Oralyn, kumusta na kayo dyan? Ano ba ang hinihinging weapons ng Ukraine sa Canada? Marie, nananawagan ang Ukraine sa Canada na ibigay na lamang sa kanila ang higit sa 83,000 CRV-7 rockets na naka-imbak sa munitions depot ng bansa sa Dundurn, Saskatchewan. Ayon kay Ukrainian Lieutenant General Kirilo Budanov, head ng Kyiv Military Intelligence Agency, win-win situation umano para sa dalawang bansa kung ibibigay ng Canada ang surplus rockets sa Ukraine sa halip na sirain ang mga ito. Nagpahayag naman ng reserbasyon ng ilang opisyal ng Canada hinggil sa kahilingang ito ng Ukraine. Anila, maaring hindi na stable ang mga rockets sa loob ng mga taong nagdaan mula nang i-decommission ang mga ito. Bukod pa rito, posible ring maging mas papanganib ang pagtatransport at paggamit ng mga ground attack rockets. Samantala, binatikos naman ng ang Liberal government ni Prime Minister Justin Trudeau hingil sa issue ng pagdodonate ng rockets at sinabing maging common sense ito. Sa halip-anila na gumastos ng milyong-milyong dolyar ang Canadians para i-decommission ang mga weapons, ibigay na lamang sa Ukraine na maaring gumamit nito upang ipaglaban ang kanilang soberanya. Balik sa'yo, Marie. Oh, orally, nakala ko ilang piraso pero marami din pala, ano? Pero ano ba yung kasalukuyang kondisyon ng rockets na hinihingi ng Ukraine sa Canada at paano naman ito makatutulong sa kanilang bansa? Mm-hmm. Oo, Maria, no? Out of the 83,000 rockets, ayon kay Budanov, naniniwala ang Ukraine na approximately 8,000 ng mga rockets dito ay nasa good condition. While the rest of the weapons naman ay maaaring ma-strip down nila at magamit yung mga pieces or components ito para sa paggawa ng mga drones, Marie. Oh, marami pa palang po pwedeng maging gamit yung mga i-decommission. Pero sana nga ano magkasundo ang dalawang bansa. Salamat Oralyn Quijano mula sa Toronto, Canada. Hataw balita ngayon. Arestado ang ilang migrante sa New York, USA matapos masangkot ang mga ito sa isang citywide crime spree. Itong humahataw na balita ni Miguel Ray De Leon. Hataw balita ngayon. Arestado ang 7 na migranteng sangkot sa isang citywide crime spree sa New York, USA.
Ni-raid ng mga pulis sa Bronx, New York noong magdamag ng Lunes ang pinaniniwalaang safe house ng grupo na napag-alaman ng mga migrante mula sa Venezuela. Ayon sa mga opisyal, konektado ang grupo ng migrante sa 62 insidente na pagnanakaw ng cellphone mula sa mga babae na nasa kalsada at sa subway system. Samantala, kasalukuyang pinaghahanap pa rin si Victor Para, ang pinaniniwalaang utak sa likod ng sopistikadong criminal enterprise ng grupo. Tubong Venezuela si Para na pumasok sa bansa noong nakaraang taon. Nasampahan na ito ng kasong grand larceny at humarap sa isang hukom noong Disyembre ng nakaraang taon. Ayon kay NYPD Chief of Detectives Joe Kenny, ginagamit ng grupong social media platforms para i-organize at i-coordinate ang kanilang pagnanakaw. Nagme-message umano ang mastermind ng grupo sa WhatsApp na naghahanap ito ng phones. Modus na mga ito ang gumamit ng scooter at targetin ng mga babae naglalakad na mag-isa sa sidewalk. Pagkatapos ay hahablutin ang kanilang mga telepono o bag at saka alis. Kumikita ang driver ng scooter ng $100 at ang snatcher na mula sa 300 hanggang $600. Dinadala ang mga ninakaw na cellphone sa apartment ni Para kung saan ihahack ang mga ito ng kanyang tech guy para ma-access ang financial at banking apps ng may-ari. Kapag na-access na, dito nasisimula ng mga suspect ang fraudulent purchases sa US o Central America at ipapadala ang mga phone sa Colombia upang i-wipe out clean. Na-recover ng NYPD ang 22 ninakaw na cellphone at mga pagkakakilanlan ng mga biktima mula sa bahay ni Para. Sakaling mapatunayang guilty at na-serve na nga ang mga ito ang katumbas na jail time, nararapat umanong i-deport ang mga ito ayon kay Mayor Eric Adams. They're gonna use organized methods to commit crimes. It just can't happen and it won't happen. Not in New York City. I'm the mayor of the city. But while you're in this police department, this is not about the migrants and asylum seekers. It's about those who break the law. Doesn't matter where you're from and where you came from. You break the law, you're gonna feel the full weight of this department. Miguel Rey De Leon, humahataw sa balita ngayon. Patuloy na tumataas ang pandaigdigang temperatura na nagpapatindi ng mga bagyo. Kaya naman iminumungkahi ng isang bagong pag-aaral ang pagkakaroon ng expansion sa hurricane scale sa Estados Unidos. Ito ang humahataw na balita ni Abby Valdez. Hataw Balita Ngayon. Ipinakikita ng isang bagong pag-aaral na inilathala noong Lunes, February 5, sa Proceedings of the National Academy of Sciences na may kahinaan na Saffir-Simpson Hurricane Scale na ginagamit upang tukuyin ang mga kategorya ng bagyo. Ang Hurricane Scale na ginawa pa noong 1970 ay may 1 hanggang 5 categories kung saan ang Category 5 na bagyo ay may bilis na hangin na mula 156 miles per hour o mas malakas pa, sapat na magresulta ng malawakang pagkasira. Batay sa natuklasan ng ilang mga mananaliksik, hindi umano natutugunan ng sapat ng hurricane scale ang mga panganib na nauugnay sa matitinting mga bagyo. Ayon kay Michael Weiner, lead author ng pananaliksik, tinignan umano nito at ng kanyang co-researcher na si James Cosin ang potensyal na epekto na expansion ng scale upang malimitahan ang bilis ng hangin ng Category 5 sa 192 miles per hour. Habang ang anumang bagyo o cyclones na mas mataas pa rito ay maidesignate na Category 6. Napag-alaman din nila aniya na 5 bagyo na ang lumampas hypothetical na Category 6 at lahat umano ay kailan lamang mula noong 2013. Gayunman, iginiit ng mga mananaliksik na hindi partikular ang mga ito sa pagmumungkahi ng pagbabago sa scale, kundi upang maitaas ang kamalayan na ang wind hazard risk mula sa Category 5 ay tumaas at patuloy na tataas. Abby Valdez, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita Ngayon. Nananatiling positibo si King Charles III sa gitna ng kinakaharap na problema sa kalusugan. Kasunod ito ng diagnosis na sa hari ng Britain na may namumuong cancer. Ito ang humahataw na balita ni Charles Corpus. Hataw Balita Ngayon.
Kinumpirma ng Buckingham Palace na na-diagnose si King Charles III ng pagkakaroon ng isang namumuong cancer. Natuklasan nito habang sumasailalim ang hari sa treatment nito para sa enlarged prostate kamakailan. Hindi inihayag ang uri ng cancer na dumapo sa 75-year-old monarch at kung anong stage na ito, subalit nilinaw ng palasyo na hindi ito prostate cancer. Sa kabila nito, nananatiling positibo si King Charles III kaugnay ng kanyang treatment. Noong Lunes, February 5, sinimula ng hari ang kanyang regular na gamutan. Ipagpapaliban muna nito ang kanyang mga pampublikong tungkulin habang sumasailalim sa gamutan. Gayunman, magpapatuloy si King Charles III sa kanyang konstitusyonal na tungkulin bilang pinuno ng Estado maging sa pagdalo sa mga pribadong pagpupulong. Samantala, inaasahang babiyahe patungo ng UK si Prince Harry na kasalukuyang naniniraan sa Estados Unidos upang bisitahin ang ama sa mga darating na araw. Charles Corpus, humahataw sa balita ang ngayon. Hataw balita ngayon. Alas 5:44 na po ng umaga at sa pagpapatuloy ng Hataw Balita Ngayon. Alamin ang magiging lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Huwebes. Panoorin po natin ang update mula sa Philippine Weather Bureau PAGASA. Sa ating latest satellite images, makikita natin na patuloy ang pag-iral ng easterlies o ito yung hangin nagmumula sa karagatang Pasipiko. Ito ang maaaring magdala ng maulap na kalangitan na may mga pag-ulan, particular na dito sa may bahagi ng Eastern Mindanao at Northern part ng Mindanao. Asahan na mga kababayan natin sa Caraga Region kasama ang Northern Mindanao, Davao Region, pati yung Soccsaygen at maging ilang bahagi ng Southern Leyte at Bohol na maaaring makaranas ng maulap na kalangitan na may mga tsansa ng mga pag-ulan. Sa iba pang bahagi na ating bansa dito sa Mindanao, Visayas, ay patuloy na makararanas ang generally fair weather at posible din yung mga isolated rain showers and thunderstorms. Habang medyo mainit at tanghali ang mararanasan sa may bahagi din ng Luzon, lalo't bahagyang humina nga itong northeast monsoon o hanging amihan. Sa mga nagtatanong kung magkakaroon pa ba ng amihan, base sa ating latest na mga datos, posibleng magkaroon ulit at muling umiral itong hanging amihan pagdating ng araw ng Sabado o Linggo dito sa may bahagi ng northern and central Luzon. Sa ngayon din, wala pa rin tayong minomonitor na anumang low pressure area. So ibig sabihin, medyo malit pa yung chance na magkaroon tayo ng bagyo hanggang sa pagtatapos ng linggong ito. Ngayong buwan nga ng February ay inaasahan natin na hanggang isang bagyo. Zero hanggang isang bagyo maring mabuo sa loob at ng Philippine Area of Responsibility. Ang araw natin, sisikat, ganap na alas 6, 23 na umaga at lulubog, ganap na 5:57 ng gabi. At napanood po natin ang update mula kay PAGASA Weather Specialist Obet Badrina. Ngayong araw po ng Miyerkules, tandaan sa bawat araw na ating nasisilayan, tayo magpasalamat sa Diyos na may lalang. Posibleng magsampa na ng kaso ngayong buwan ang Iloilo City at Iloilo Province laban sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP dahil sa nangyayaring blackout noong nakaraang buwan. Hinihintay na lang ng legal team ang report ng Energy Regulatory Commission o ERC at Department of Energy para sa legal complaint. Si Lalaine Moreno, humahataw! Hataw Balita Ngayon! Kinukumpleto na ng legal team ng Iloilo City at Iloilo Province ang lahat ng mga dokumentong gagamitin para sa kaso laban sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP kaugnay ng malawakang power outage sa Panay Island noong January 2 hanggang 5. Kasama na rito ang report ng mga distribution utility sa economic losses sa apat na araw na blackout. Hinihintay pa rin ng legal teams ng lungsod at probinsya ang resulta ng imbestigasyon ng Energy Regulatory Commission at ng Department of Energy kaugnay ng power blackout. Ayon kay Iloilo City Mayor Jared Reñas, posibleng magsampa na sila ng kaso ngayong buwan. Dua kami nagob. So it will be a joint complaint from the province and the city soon, this month. Ayon naman kay Iloilo Governor Arthur Defensor Jr., pinag-aaralan pa nila kung anong kaso ang dapat isampa laban sa NGCP. Pero
Isa sa tinitingnan ng gobernador ang class suit. Ginatanawan na nato. Ano ni siyang ano ang maayong i-file nato pag sa deal? Dira ka ginawang pisa. Kung may importante nga husto, hindi siya, ano siya class damo na siya considerations, damo siya legal considerations. Ano ang realistic, anong madasig. Pag di, anong ang relief nga makuha natin ang gusto natin considering ang consumer ang ginahalinan sa atun nga kausa. Habang joint complaint naman ang nais isampa ni Iloilo City Mayor Jera Treñas sa Energy Regulatory Commission dahil may kapangyarihan ng ERC na pagbayari ng NGCP ng hanggang 50 million pesos sa damages na iniwan sa mga consumer. Ma-file kita sa kaso sa ERC on the violations of NGCP and resulting to the blackout. Tapos, while the ERC cannot award damages, dirata i-allege ang aton damage. No? Kag hopefully the ERC will find NGCP. Samantala, bukas naman si Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. sa ibang probinsya sa Panay na nais rin sumali sa pagsasampa ng kaso. Ayon sa ulat ng lokal na pamahalaan, umabot na sa 1.5 billion pesos ang economic loss ng Iloilo City habang 3.5 billion pesos naman sa probinsya. Lalain Moreno, humahataw sa balita ngayon. Hataw balita ngayon! Hindi pa tapos ang kalbaryo ng mga Davaoeno sa pagtama ng masamang panahon sa Davao Region noong nakaraang linggo. Kagabi, isa na namang matinding landslide ang naitala sa Masara, Maco, Davao de Oro kung saan may mga tao at bus umanong natabunan. Si Bryl Manlapas, humahataw. Hataw balita ngayon! Nakakalala natin. Nakikipagpaligsahan sa oras ang mga rescuer na ito sa paghuhukay upang masalba ang buhay ng mga natabunan sa nangyaring landslide sa Zone 1, Barangay Masara, Maco, Davao de Oro, pasado alas 7 ng gabi nitong Martes, February 6. Gumuho ang lupa kasunod ng ilang araw ng mga pag-ulan sa Davao Region na dala ng trough ng low pressure area. Sa videong kuha ng isang netizen, makikitang nagkukumahog sa paghuhukay ang mga rumiresponde sa lalaking ito na nanghihina at sugatan matapos matabunan. Ang ilan pa sa mga nasalba ay nagtamo rin ng mga sugat sa iba't ibang bahagi ng ulo at katawan. Sa inisyal na ulat, isang bus ng isang mining company na may mga sakay ang mga biktima ng pagguho. May mga residente rin umano sa lugar ang natabunan. Upang mas lalong mapabilis ang pagresponde, tumulong na ang iba't ibang rescue group sa mga karating LGU. Sa ngayon, wala pang beripikadong ulat kung may mga nasawi at kung ilan ang nasaktan sa sakuna. Dahil sa landslide, sa pilitang pinalikas sa mas ligtas na lugar ang mga taga-barangay Masara. Gayon din ang mga kalapit na barangay Mainit, Tagbaros, Elizalde at Panibasan. Sinuspindi rin muna ngayong araw ang klase sa lahat ng paaralan sa bayan ng Maco. Samantala, bagaman bumuti na ang panahon sa kalakhan ng Davao Region, may ilan pa rin mga residenteng apektado ang nasa evacuation centers at mga makeshift tents. Kabilang narito ang ilang mga residente ng Carmen, Davao del Norte na hanggang ngayon ay lubog pa rin sa baha ang mga bahay. May mga kalsada rin hindi pa rin madadaanan sa Davao de Oro at Davao Oriental. Sa kabuuan, umabot na sa mahigit 1,000 pamilya ang mga apektado ng masamang panahon sa Davao Region. Umabot naman sa 21 ang mga nasawi. Tuloy-tuloy sa pamamahagi ng tulong ang mga lokal ng pamahalaan. May mga tumutulong na rin non-governmental organizations at private donors. Bryl Manlapas,
humahataw sa balita ngayon. Isa na namang panibagong problema ang natuklasan sa mga eroplano ng Boeing 737 MAX. Samantala, ayon sa International Monetary Fund o IMF, ang panganib ng global recession ay nabawasan na. Sa kabila nito, ang ekonomiya ng Eurozone ay naiwanan sa global growth dahil sa mga problema ng Germany. Itong humahataw na balita ni James Bontuyan. Hataw Balita ngayon! Naharap sa panibagong suliranin ang Boeing, ang itinuturing na pinakamalaking aerospace company sa buong mundo. Bunsod ito nang natuklasang bagong problema sa produksyon ng ilang Boeing 737 MAX, isang pangunahing modelo ng eroplano na ginagamit sa buong mundo. Dahil dito, posible magkaroon ng pagkaantala sa deliveries ng humigit-kumulang sa 50 planes ng giant aircraft manufacturer. Ayon sa Boeing, isang empleyado ng isang supplier ang nag-alerto sa mga tagapamahala hinggil sa umano'y hindi wastong pag-drill sa mga butas ng modelo ng mga eroplano. Sa isang payag, sinabi ng pinuno ng Commercial Airplanes Division ng Boeing na sa kabila na kailangan umano na i-rework ang ilang mga eroplano, hindi aniya nakakaapekto ang issue sa kaligtasan ng mga MAX jetliner na lumilipad na. Samantala, hindi na isang banta ang global recession. Ayon sa International Monetary Fund o IMF, ang panganib ng global recession ay nabawasan na. Inaasahan ng IMF na lalago ng 3.1% ngayong taon ang global economy na may katulad na antas ng paglaki sa 2025. Isang kaunting pag-upgrade ng 0.2% ang growth forecast ng 2024 mula sa inaasahan ng mga forecaster noong Oktubre. Dahil sa katatagan ng ekonomiya ng Estados Unidos at mas matibay na aktibidad sa mga developing at emerging market nation. Sa kabila nito, naghihintay pa rin na pag-unlad ang ekonomiya ng Eurozone, isang grupo ng 20 bansa sa Europa, ang Eurozone na gumagamit ng Euro. Naiwanan ito sa pandaigdigang paglago dahil sa mga problemang kinakaharap ng Germany. Lumiit ng 0.3% sa huling tatlong buwan ng 2023 ang Germany, ang itinuturing na pinakamalaking ekonomiya ng Europe. Dahil ito sa dependency ng bansa sa huminang ekonomiya ng China, infrastructure issues at mga konsekwensyang pang-ekonomiya ng hindi paggamit ng bansa ng nuclear energy. Subalit sa kabila nito, nakakita sa kabuuan ng block ng steady output na tinutulungan ng mga expansion sa Spain at Italy. James Bontuyan, humahataw sa balita ngayon! Ito na ang ating public service. Magpapagawa o magsasagawa ng free fabric assemblage workshop sa Philippine Embassy sa Belgium sa February 17. Magkakaroon naman ng free Rondalia music lesson para sa mga kabataan sa Japan. Ito ang humahataw na balita ni Lynn Perez. Hataw Balita ngayon! What's up, kabayan? Magkakaroon ng coffee break session or FICA sa Philippine Embassy sa Sweden sa March 23, 2024, alas 2 ng hapon. Tatalakayin dito ang tungkol sa Philippine Maritime Heritage. Sa mga nais dumalo, mag-register lamang sa tinyurl.com/pika sa Embahada Stockholm. Bumisita naman sa kanilang Facebook page para sa iba pang detalye sa facebook.com/phinsweden. Naglabas naman ang Embahada ng Israel ng listahan ng requirements na kakailanganin para sa pagkuha ng marriage license. Maaari makakuha ng marriage license kung kayo po ay kapwa Pilipino at nagnanais na ikasal sa Embahada sa Tel Aviv, Israel. Pinapaalala sa ating mga kabayan ng marriage license ay valid lamang ng 120 days. Para naman sa iba pang detalye, bisitahin lamang ang kanilang official Facebook page sa facebook.com/phinisrael. Inanyaya naman ang Embahada ng Pilipinas sa Belgium ang ating mga kababayan na makilahok sa isang libreng fabrics assemblage workshop na may temang halo-halong hibla-hibla. Gaganapin ito sa February 17, 2024 mula alas 10 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa mga interesadong lumahok, mag-register lamang sa bit.ly/hhhh24workshop.
Magsasagawa naman ang Free Rondalia Music Lesson ng Embahada ng Japan para sa mga kababayan nating kabataan at mga bata edad 7 hanggang 17. Kung interesado ang inyong anak, sagutin lamang ang survey sa pamamagitan ng pag-scan sa QR code na makikita sa kanilang Facebook page sa facebook.com/VHLinJapan. Layunin ng survey na malaman kung gaano ka-interesado ang ating mga kababayan sa proyektong ito. Maaaring makita ang kumpletong impormasyon sa official Facebook page ng Philippine Embassy sa facebook.com/VHLinJapan. At yan muna po ang latest, mga kabayan. Ako po si Lynn Perez, sumahataw sa balita ngayon. Hataw balita ngayon. Patuloy po namin kayong inaanyayahan sa nagpapatuloy na mass indoctrination ng MCGI. Day 8 na po tayo, mamayang 7 p.m. Philippine Time sa official MCGI social media accounts. Kabilang ang MCGI channel, ang official YouTube channel ng Members Church of God International. Patuloy rin po namin kayong inaanyayahan na makiisa sa Global Prayer for Humanity tuwing Lunes hanggang Biyernes alas 9:30 ng gabi. Ito po ay naka-stream ng live sa lahat ng MCGI social media accounts. Ang Global Prayer for Humanity ay bukas po sa lahat ng anuman, bukas po sa lahat, anuman po ang inyong relihiyon o lahi. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa Lucas Kapitulo 21, talatang 19, sa inyong pagtitiis ay may pagwawagi ninyo ang inyong mga kaluluwa. Atin pong mga humahataw na balita ngayong umaga ng Miyerkules, ikapito sa buwan ng Pebrero 2024. Sa ngalan po ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radyo La Verdad 1350, at ng ating mga correspondent mula Luzon, Visayas at Mindanao, ako pong iyong amigo, Sherwin Kulubong. At yan po ang mga humahataw na balita sa iba't ibang panig ng mundo ngayong Miyerkules ng umaga, February 7, 2024. Mula rito sa Hollywood, USA, ako si Sanicos. Ako naman si Marie Peñaranda mula rito sa Round Rock, Texas, USA. At dito sa UNTV at sa UNTV Radio La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko, ang aming pinahahalagahan. Susunod na ang Good Morning, Kuya. Salamat po sa Diyos. At magandang umaga sa lahat.